Madam Ivan. So hi guys, welcome back to my channel. For today's video, wala, magkikahan lang naman tayo. And hindi ko alam kung saan ako titingin, kung sa lens or sa camera. But anyway, yun nga, nandito pa rin po ako sa Palawan. This is my 13th day. Grabe 13 days na ako dito sa Palawan and sobrang nag-enjoy ako. Thank you so much sa lahat ng mga Palawenyo. Especially kay John na talaga namang grabe mag-alaga, grabe mag-entertain, grabe maging host. Talagang hindi ka pababayaan. So thank you so much, John. Si John na ngayon ay nasa Manila dahil may asikasuhin ka. Paalit na but anyway, John, mag-iingat ka, John. Ako munang bahala sa kwarto mo. Yeah, nandito ako sa kwarto nga. And before anything else, gusto ko lang sabihin na ang ganda ng update ng MacBook. Tingnan nyo, guys. Hindi nyo makita ang maliwanag. Tingnan nyo yung, yung cover. Ang ganda. Hindi na maganda dahil ako yung nag-cover. Ang ganda ng detail. Ang ganda ng bagong update. Kagaya ng bagong update ng iPhone iOS 15. But anyway, yun ang ano. Ang dami kong gusto sabihin. Hindi ko alam saan ako mag-imula. Pero simulan na lang natin sa pagkain ng sinapay. So, kagaya ng nababasa nyo sa title. Matagal ko na dapat inususto. Nakakabitip pa lang ako. Pero wala akong time. So, sabi ko ngayon ko na lang ang gagawin para naman ma-update ko kayo. So, ayun, napagkasunduan na ibibenta na lang yung BNT house sa Cavite para naman bumalik yung mga pera namin. Ako personally, siguro mga nasa 150-something ang naiambag ko doon. So, sayang din yung 150K, di ba? Pwede kong pangligong yun or pabayad ng utang. So, sabi ko, go. So, ibibenta na namin yung BNT house. Lalo, alam nyo naman, may kanya-kanyang buhay na kami ngayon. Ako ngayon, nagkapalawan. Si Ayun, nagkakavite. Ang ibang mga bayot, may mga kanya-kanyang ganap. Mahirap din kasi kung ipipilit natin ang BNT house na ngayon. Sila, I don't know, with them. Baka may plan pa sila. Pero for now, ako kasi, I have my own life now. Melanie talagang sabi, in-influence mo ba si BNT, Aye? Nasamahan ka at hindi yung mga BNT. Do you try to reach out to them? Kasi si Aye yung palaging naiipit. Actually, hindi ko naman in-influence si Aye. Kasi first and foremost, matanda na si Aye, guys. 25 na yata or 23. So, hindi ko na ito kailangan i-influence sa mga bagay-bagay dahil matalino si Aye. Alam niya kung ano ang makakabuti sa kanya at alam niya kung ano ang hindi. So, ba't yung kailangang niktahan yung tao? Hindi rin naman ako ganong klase ng tao na niniktahan kita na mamili ka, me or them. Hindi po ako ganong klase ng tao. And siguro alam ni Aye kung ano yung makakabuti for her. Nandito lang ako para i-guide ka. And yeah, nag-ring out ako to them. Maraming beses na. And I think that's enough. For me, I've done my part. Nag-ring out na ako. And going back, isa namang tanong. Bukod kay Aye, sino sa BNT ang connected ka pa rin? Personally, ang nakakausap ko na lang bukod talaga kay Aye is si Jessica and Balong. Sila ang mga nakakausap ko through Messenger or Twitter or IG. Yan, nakakapagkamustahan kami nila Jessica and Balong. So, yun. Thank you so much. Kasi somehow, inakamusta na naman nila ako. So, thank you guys. I meet you for me and Balong. I hope na, kasi ang dami nagtatanong kung kumusta na ako with them, sino ang mga nakausap ko. So, para clear, Aye, Balong, and Jessica. Ano pa ba? Ano pa mga ito kayo kayo sa inyo? Masaya! Ang saya-saya dito sa Palawan, guys. I hope na makavisit kayo ng Palawan kasi ang ganda ng Palawan. Kahit dito sa Puerto Princesa. Although hindi pa ako nakakapag-explore masyado dito sa Puerto Princesa, pero I've heard na sobrang dami ding magandang puntahan dito at the same time, ang mabait ng mga tao. Well, I don't know. Siguro, madali lang akong mag-adjust kasi madali akong makaano ng mga tao eh. Madali akong makagaanan ng loob. Siguro, hindi naman ako ma-art eh. Hindi naman
Tama ang ugali ko. So, alam mo yun, madali lang talaga akong maka-clone ng mga tao. Ako din, hindi naman ako butterfly, pero I know how to interact with people. Kaya, nag-enjoy ako. Balak ko, before ako bumalik ng Manila, actually, magulo pa yung balak ko sa buhay ko. Plano ko, babalik muna ako ng El Nido kahit ilang araw lang. Kasi talagang, ang ganda ng experience sa El Nido. Hindi ko in-expect na ganun ka, memorable. Ganun kakasaya, so sabi ko, no, bago ko umuwi ng Manila, babalik muna ako ng El Nino. Kaya ako nagsabing magulo kasi ang gulo ng utak ko. Right now, kaya ako nandito sa Palawan actually is that, nag-uulat ako ng libro. Kung napapansin nyo, bihira akong mag-upload. Yung huli kong upload is yung nito na sa Palawan. Ay, panoorin nyo naman, may bago akong upload yung part 1, part 2, and then naghanap ako ng baby boy. Although mababa ang mute ng baby boy, hindi ko alam. Siguro, hinita na yung mga tao na malandi ako. Pero in person, medyo malandi mo talaga ako. Sorry nga. Hindi naman, marunong lang makisama at the same time. Yun nga, I'm writing a book. I can show it to you. Siguro pag ilalagay ko dito yung first few lines. Kasi I had to rewrite everything. Kasi may mga naging info ko, may mga I had to control. Kailangan ko rin magpaalam. And then nung okay na, I had to rewrite everything. Pero malapit na talaga. Hindi na ako papayag na hindi ko marinig. So guys, abangan nyo yan. Ano pa ba? Makunta libro. Gusto ko rin gawin talaga yung mga baby boy na content. Kasi ang saya niya. Actually, balak ko rin umuwi ng Leyte ulit. Kasi, lalala ko yung lola ko. Matanda na kasi yung lola ko ngayon. 95 na. 94 or 95. So, alam mo yun. Talang life is too short. Kaya, mababa man ang views ko kahit ako mag-isa lang. Sa totoo lang, right now, masaya naman ako kahit pa paano may nanonood pa rin. Kasi ang sinasabi nila, ba't hindi kayo magsama-sama? Ba't hindi kayong kumuha ng ganito? Ganyan. Sabi ko, parang ngayon for me, parang mas gusto kong unahin naman yung family ko. Lalo-lalo na yung lola ko. Kasi yung lola ko, matanda na. Whenever, no? Sabi ko, baka umuwi rin ako. Maayos ko lang yung mga bagay-bagay sa Maynila. Uuwi na rin ako sa amin para maalagaan ko yung lola ko. Yun. Ano pa bang gusto nyong malaman sa kalandian ko in life yan? Wala po akong kalandian. Talagang ulat lang po ako. Ulat lang ako ng libro. Paminsan-minsan lumalabas. Oo, pero saglit lang. And then dito lang din sa part of Princesa. Kayo, kumusta naman kayo mga bakla? Parang bago sa inyo. Kung hindi ako masyado nakakapag-online ngayon, like Messenger, kasi sobrang, parang lumalayo ako. Kasi kapag na-addict ako makipagkwentuhan. Sabi ko, awat muna sa kaka-melting. So, work muna si bakla. Alam mo yun, binabalik ko lang yung creativity ko. Yung creativity ko, kaka yung drive ko sa pagsusulat. Kasi nakakamil. Wala namang magkano update sa buhay ko ngayon. Mukhang sa, Di ako malungkot. Sakto lang, parang na, wala na ako dun sa lungkot na yun. Moving on na ako. And I'm happy. Makita ko lang na masaya yung mga taong nakasama ko dati, mga natulungan ko. Happy na rin ako for them. And I'm trying my best to be happy as well. And I hope sana lahat tayo masaya, diba? Sana lahat tayo okay. Sana lahat tayo, yun. Anyway guys, thank you so much for watching this very, very mindling clip. Thank you so much. I love you all so much. Next time, magkwentuhan ulit tayo. Parang kagaya lang ng vlog na to. Sige, mag-upload ako. Kasi wala, nakatawa rin yung ika ka lang ng ika. Tapos para nagkwentuhan, di ba? So guys, thank you so much again. And I love you all so much. Hi! Maraming salamat sa panonood ng video na to. At kung natuwa ka, please don't forget to like and share this video. Mag-subscribe na rin kayo para bongga na. Love.